Boleh kita nak beri saksi yang cuba. Cibino, Bida, Mendoza, Junior. Maraming salamat sa naging tagapagpakilala natin kanina, no? Isang karangalan na maimbitahan sa isang natatanging okasyong ito na may paksang isang tulong tungo sa landas ng pangarap. Pero mahina ang loob ko eh. Pero kung magkakaroon kayo ng malakas na palakpak, lalakas ang loob ko. Simula ang araw ko, tulad ng iba, gigising, sumisinag ang araw. Nag-iingay ang mga hayop dahil dito. Itulad nyo, hindi ako nag-alamusal. Naglalakad ako. Alamusal ko ang lupa. Kapi ko naman ang bundok hangin. At maniwala kayo na masarap na klase ito ng kape. Kahit araw-araw ko na itong ritual, laging bago ito sa pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ay hindi mo malalaman kung anong handog ng umaga. Nakikinda ako ng mga gulay. Araw-araw, pero kung linggo, bumababa kasi ko para magtinda. Yun lang, yun ang pinakamagandang trabaho na nakuha ko. Inaani ko ang mga ito habang bukang luwayway para masiguradong sariwa ito. At bababa ako ng bundok papuntang palengke. Kung lumaki kasi sa lugar na madalang may mangarap, medyo bumababa na rin ang hangad mo sa buhay. Pero napapasin ito ako kasi laging bagong nakikita ko. Sinong di masisiyahan doon? Ako sa buhay ko eh. Yung tipong nakakapaglagay ng simpleng pagkain sa mesa at nakakabili ng konting gamit para sa pamilya ko. Yung mga ganun, mga simpleng bagay na ganun, importante na sa akin yun. Siniluwala ako na huwag mong isipin na may tutulong ng pamilya mo sa'yo. Ang isipin mo, kung ano may tutulong mo para sa pamilya mo. Palengke ay isang maingay na paraiso. May mga taong hindi mo kilala na nag-aalok. Sa mga taong hindi rin nila kilala, nabilihin niyo kung anumang paninda meron sila. Isa ako sa mga hindi mo kilala na nag-aalok sa mga hindi ko kilala, nabilihin ang paninda ko. Nakatingin lang ako sa mga tao na sana may makapansin sa akin. Napapansin ba nila ako? Hindi ko alam. Umiyaw ko pero wala. Ganito ba ang pakaramdam ng kinakausap ang isang aso? Kasi hindi mo masigurado kung naiintindihan ka ba niya o nakatingin lang sa sayo kasi nakikinig ka sa kanya. Minsan swerte na ako kung may makapansin sa akin. Parang nabibigyan ako ng determinasyong marinig ng iba. Siyempre nakalulungkot kung walang nakapapansin sa akin. Kahit sino man yata malulungkot mo lagi kang dinidelma. Siguro kasi ito lang alam ko na kaya kong gawin at kung walang makakapansin sa akin, bakit ko pa ito ginagawa? Takot lang siguro ako mawala ng sisi sa buhay, mawala ng pakinabang. Kahit mabagal naging araw, sa tingin ko matagong pa yun. Nabenta ko lahat ng gulay eh. Hindi naman karamihan yun, pero nabenta pa rin silang lahat. Hindi na yun masama. Tulad kung paano ko nakarating sa palengke, babalikan ko ang maputi kong kaibigan pa ho eh. Makaipon lang eh, tagumpay na sa akin. Kaya wala na yung konting putik. Pero isang beses, naharap ako ng isang masamang tao. Hindi naman ito yung unang beses na manakawan ako, pero
kung tumatanda ako, mas nabibigyan ng lalo ko na ang pinaghirapan kong pera. Kaya kailangan kong lumaban. Kaso lang, hindi ko alam kung paano. Bata lang ako. Ano kaya kong gawin? Umiyak. Isang patpat sa kamay ko at isang bila ako sa kabila. Wala akong sinabi sa kanya. Kaya yun, nawala ang pera ko. Sa iba ay nawawala ng konting pera. Pero kung walang-wala ka, kahit senti mo, nagiging ginto eh. Lalaking dumapit sa akin. Isang natatakot na lalaki. Kala ko bubuhuin niya ako, pero mali pala ako. Sabi niya, nakita niya kung ano ang nangyari at may dapat siyang gawin. Hindi niya palalagpasin na may mga ape sa isang bata. Pagkatapos, mas nakilala ko pa siya. Sabi niya, gusto niya maging isang social worker. Pero maraming beses na raw siyang natanggihan kasi sa kanyang itsura. Hindi siya mapagkakatiwala na maging mabait kasi sa kanyang mukha. Kaya siya nawala ng pataas ng tumulong. Tapos eh, nakita niya ako, nabuhay uli ang kagustuhan niyang tumulong. Isa raw ko sa konting taong hindi natakot sa kanya. May bago siyang pag-aas ng tumulong. Madalas siyang bumalik dun sa amin at tinuruan niya ako ng mga nalalaman niya. Natuwa ako kasi hindi ko natutunan ang mga bagay na dapat mga batang kaedad ko eh natutunan na. Sa isang taong tumulong sa akin para mabigyan ng scholarships at matulungan sa mga gastusin ko. Hindi niya ako pinayagan na magtinda ng gulay sa palengke. Pero sinikap ko na magkaroon ng sariling kita, sariling pamamaraan. Kasalanan ang maging mahirap. Pero kasalanan ang manatiling mahirap. Tumatak pa sa akin yung minsan sinabi niya na talagang tagos sa puso ko. Iniwan niyang payag na huwag mong bigyan ng isda ang isang tao. Turuan mo siyang mangisda. Dahil kapag binigyan mo ng isda ang isang tao, parang pinakain mo lang siya ng isang araw. Pero kung tuturuan mo siyang mangisda, parang pinakain mo siya abang buhay. Hindi ko na nga alam kung nasaan siya ngayon. Hindi rin siya nakadala sa graduation ko.
Pero kung nasan ka man ngayon, ito ako na. Ito na ako ngayon. Nahali ko sa'yo. Ang lahat ng tagumpay. Hindi dahil sa'yo, wala ako sa harap ng maraming tao ngayon. Bigyan ng inspirasyon para hindi maulit kung ano ako sa kahapon. Maraming salamat kung emotional ako ngayon. Pero ito ay alay ko sa naging kaibigan ko na tumulong sa akin. Maraming salamat po.